What's up YouTube? Ako nga pala si Rap Manzano at sa video na to papakita ko sa inyo yung bagong release ng Nike na sapatos, yung Nike React Presto. Diyan lang kayo. So ayun nga, kahapon galing ako ng Trinoma. Chinek ko yung bagong release na Nike Presto React. Tapos nag-try ako. Maganda siya, lalo yung brown. Gusto ko talaga yung kulay ng brown. Tatlong kulay yon, merong brown, merong black and red, tsaka meron yung parang yellow na may light blue. Maganda siya, pero pinakagusto ko doon sa tatlo yung brown. So, nag-try ako. Okay naman siya. Ganda siya sa pantalon. Mas tingin ko lang mas maganda yun pag naka-short. So, casual na sneaker lang siya. Hindi siya pang running. Yung kombinasyon kasi yun nung yung dati pa na lumabas na Nike Presto, tapos hinaluan siya nung latest na cushion technology ng Nike na yung React. So pinagsama siya, tapos yun yung naging kinalabasan ng design nila. So habang tinatry ko siya sa store, 8.5 yung nando doon eh. Parang medyo maluwag pa siya sa akin, so dapat siguro size 8 ako. So nung nilalakad-lakad ko siya, malambot siya, komportable naman sa paa. Tapos yung upper niya malambot din. Tsaka breathable naman yung material na ginamit, lalo dun sa may toe area, kasi parang perforated siya. Yung may mga butas-butas na maliliit. Tapos parang meron lang siyang manipis na lining sa labas para lang matakpan yung mga butas. Tapos ayun nga, nung nilalakad-lakad ko, okay naman siya, malambot tsaka komportable. Ang downside lang yung lambot niya, parang hindi siya ganun ka-stable. Pero malapit na sa boost yung pakiramdam. Yun yung masasabi ko. Malapit na siya dun sa feeling ng cushion ng Ultra Boost. Yun lang. Mas stable lang talaga yung Ultra Boost kaysa dun sa Presto React. So, yung Nike Presto React, available siya sa tatlong kulay. Yung mga pangalan ng kulay niya, yung isa, yung parang may pagka-yellow. Ang tawag dun yung Psychedelic Lava. Tapos yung brown, yung witness protection, and then yung black and red, yun yung ang tawag doon yung Chatty Matador. So yung ang price naman niya, 6,295. Hindi na masama para sa React na cushion technology. Tapos Presto na rin naman siya, so parang classic tsaka bagong technology ng Nike pinagsama. So, okay yun. Chinek ko siya sa Nike Park mismo sa Trinoma. Wala nang size 8. Wala na rin 8.5. Tapos, nagtingin din ako sa Soul Academy. Tinry ko yung witness protection, yung kulay brown. Wala na rin silang size 8. 8.5 na ang smallest. At yung 8.5 na medyo mahaba pa. So, hindi ko siya kinuha. Tsaka parang kahit gusto ko siya yung kulay, hindi na lang din ako naghanap ng ibang hindi na lang din ako kumuha talaga kasi medyo unstable yung feel ko nga sa kanya. So yun yung dahilan kaya hindi ko siya, wala akong maipapakita sa inyo yung on-fit ng sapatos. Kung gusto niyo nung on-fit na video, check nyo yung YouTube channel ni Carlo Ople. Meron siyang on-fit video at saka yung mas detailed na review. So bago ko tapusin tong video na to, follow nyo ako sa Instagram at Quasi18. Tapos subscribe din kayo sa channel na to para matulungan nyo pa ako na palakihin tong channel. Sa ngayon mababa pa yung subscriber count natin, pero nagpapasalamat ako dun sa mga nag-subscribe tsaka yung mga nagko-comment.
maraming salamat. Kung umabot ka sa part ng video na to, salamat sa panonood. At hanggang dito na lang. Please subscribe, like, comment, and share. Yun na. Bye. Peace. What's up, YouTube? Ako nga pala si Rapansano. Papakita ko sa inyo ngayon ang aking igawat.